like Tess Martina, yun, ang never been kissed, never been touched, no damage, 42, no damage. Paano nangyari yun? Ang sikit niyo, Lola. Diyos ko, Burube. Nang Madina, Saudi Arabia, si Matt nang yan. Yaw, pagkapugin na ako ng mama niya, tingnay. Ay, kahit sa kanto lang. Hilamos lamang huwi, walang filter yan. Oh, Ruben. Para kayo nakapugi ng konti, wala pa rin jowa. Pero baka pa rin masarap. Anak! Oh, wag na mag... Inartindi yan. Diyos ko po, magliligalig ka pa eh. Ako lang to. Si Batang Saudi. Yo! Nagbabalik po ang Batang Saudi. Yes, 30 years more than 30 ang kaya. Para hindi mapatay. Nanisnog ako ang akin, hagalpap. Nako, ako ho ay... Alam ko, marami na nang magagalit din sa akin. Dahil kagabay, ako'y utas ng katatapos. Ako'y nakadalawang oras mag-gate ng live. Ako'y pinaglalait ng aking mga subscriber. Kayo yon, iisa-isahin ko mamaya. At ako'y may... Oh, like partista, meron tayong pa-shoutout din eh. Pa-S.O. Yon. Ngayon ho, kagabi ako'y nag-promise na ako'y maglalive ngayon. At ako'y may mga hiningian ng mga picture, mga larawang kupas ng mga yung masasamang larawan. Kaya kung ikaw ay isa pa sa nanonood dito, ipiin mo na ako at bigyan mo ako ng larawang kupas, larawang masama yung pagkatsaka mo baga. At bukas natin gagawin yan, true life. Ipagpaumanin ho ninyo, ako ay bagsak sa katay. Ako ay kasarap ng tulog po, kagigising ko lamang ho. Time check, tingnay ho, alas 12:05. Alas 11:30 ako nagising. Ayun, lumamon ng kaunti. Ay, di napasarap. Bakit ang aking mga? Kapilahan ng bakay. Aywa! Yun! Mga kabataan, maraming nagtatanong sa akin at yung tanong na iyon ay napakaganda at napakasarap sagutin. Ito ay para sa inyo kasi karamihan, lahat ng nanonood sa akin ay galing sa TikTok followers. Kaya ako'y maraming salamat. Kukuha mo na ang tubig. Ayan, diretso. Iinom mo na ang Batang Saudi. Alam niyo naman ako, kaya ako nagsasalit talaga akong uhaw. Excuse me, oh? Kapugi ko din na. Parang kapugi ko. Uy, nga wala naman dyan. Kaya sa ka-TikTok na lang nabay, oh. Yung kababay yung nabay. Miss na miss ko ng kumudas. So, mag-blanded mo ba ako ni Report? Sabay naman akong tao ay yung pigla ito. Garnet. Ang tanong, paano daw magpadami ng followers sa TikTok? Garnet. Kilala niyo naman ako pag ako'y nagpapaliwanag, nag-i-explain. Pag ako'y nag-i-explain, aba, ay true to life experience. Ibig sabihin, paano ba dumami ang followers ni Batang Saudi? Baka aray makakatulong sa inyo. Sasagutin natin at bibigyan ko kayo ng maraming idea, mga option kumbaga, kung bakit dumami ang followers ko at paano padamihin ang followers mo. Unang-una, ako ho ay nag-TikTok noong March 15, noong lockdown din eh sa Saudi Arabia. Unang account, March, April, May, June. Naka-apat na buwan, umabot ako ng 3,000 TikTok followers pero naka-private. Alam nyo naman sa Saudi Arabia. Tsaka nun hindi ako mahilig. Sa Saudi Arabia, pag ikaw may pinost na hindi maganda eh, maraming mga, alam mo yung pag-ingit, picket, eh maraming screenshots sa ganyan, garne-garne sa trabaho, sa ganyan. Ay ako yung naka-private noon. Noon, binago ko ang aking TikTok. Pangalawa, nagsimula ako noong pagkatapos ng naban ako. Kaya nga, hanggang ngayon, mula July hanggang December, naka 10,000 TikTok followers lamang ako. Hindi na siya private, pinablik ko na. Ngayon, sabi ko noong December 31 sa sarili ko, ngayon 2021, babaguhin ko yung aking content. Kasi mula July hanggang December, sayaw lang ng sayaw. Speaking of sayo, ako ho ay dance instructor sa amin sa Sanong Batangas, kaya medyo malambot ang katawan pagkapangit naman ang hunay. Noong mula January 1, ako ho ay nag-notice na natuwa ang mga madlang people, ang mga kabatang ko. Eh, garni naman ako talaga ako magsilita, purong-purong batang ganyo. Ayan, ngayon dumami yung followers ko, araw-araw ako nag-notice yung salitang batang. Kaya ako, mula nung dumami ang followers ko, January, February, March, aba!
umabot ng 30,000 TikTok followers. April, May, June, 50,000 yun. Updated mula ako kahapon, happy 55,000 TikTok followers. Hindi ako nagpa-follow. Sa managali ko. Noong una nagpa-follow ako, nagpa-follow back ako, kaya lang ngayon puno na ang follow back ako, parang 9,500. Pero mayroon pang chance na plimandaan. Pwede ka ba mag-follow at pa-follow back kita? Kung hindi ka pa, kung hindi pa ka napa-follow back, PM mo ako, batang, follow back naman kita. Sa sobrang dami, hindi ko na nakikita. Paano nga ba dumami ang TikTok followers? Unang-una, magpakatotoo ka sa sarili mo. Do what makes you happy. Yon. Kung ano yung magpapasaya sa'yo at kung ano yung gusto ng puso mo, gawin mo. Kasi, kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, sa pagtitiktok mo, sa pagbablog mo, sa pagkakanta mo, sa pagsasayaw mo, sa pagluluto mo, paglilipsing mo, pagdadrama mo, kartehan mo, hindi ka magiging masaya dyan kasi hindi mo naman masaya, parang pinipilit mo na yung sarili mo. Diga? Ang una mong gagawin, pagka-follow mo, ipalubok mo sila, lahat ng dinadaan ng FYP for your page, ang ginagawa ko nung wala pa akong maraming na followers, puso, sabay follow. Ito, ginawa ko talaga to. Pero wag na kayo magagalit. Yung mga hindi nagpa-follow back sa akin, ina-unfollow ko. Yun ang ginawa ko noon. Halimbawa, nakahanggan naka-1,000 ako ng follow. Ngayon, 3,000 lang nag-follow back. Yun naman 1,000. Tinaga ko talaga yan, umabot ako isang linggo, in-unfollow ko talaga sila, yung mga hindi nagpa-follow sa akin. So, yung lahat na nag-follow back sa akin, yun lang pinirmi ko sa aking bahay. Ibig sabihin, sa aking TikTok account, sa aking mga TikTok followers, yung nagpa-follow sa akin yung mga following ko, pinapa-follow back ko. Kumbaga, give and take lang yan. Bakit mo ipa-follow ang isa kung hindi ka pinapa-follow back? Pero, may magandang option to. Pinapa-follow mo yung isa, kasi idol mo siya, nakakatawa siya, nakaka-good vibe siya. Parang yung ginagawa mo, parang ako, ganun din ang ginagawa ko. Kaya ikaw, magpakatotoo lang sa sarili mo, gawin mo yung gusto mo na magpapasaya sa'yo, basta wala kang inaapakang tao, dadami din yan. May nagtanong, may kinikita bang pera sa TikTok? Yes or no? Wala hong kita o income o pera sa TikTok. Walang sahod ang TikTok. Kahit paabuti mo ng 100,000 yan. Pero sa TikTok ko, sa mga, yung may makikita ko yung blue check, yon. Depende ho yun. Pero aabutin ka ng siyam-siyam, Diyos ko puro de. Yung mga milyon, kaya pa tayo abutin ng gayon. Baka abutin na tayo limang taon, wala pang 100,000. Inshallah. Pero sa TikTok, magkakapera ka, dalawa yan. Una, kung kukunin ka ng mga brand, yung mga mag-i-endorse ka, mga restaurant, barbershop, supermarket, clothing brand, pagkain, kahit ano. So, depende yon sa kontrata ibibigay sa iyo. Yun. Pangalawa, pag ikaw ay nagla-live sa TikTok, pag may nanonood sa iyo doon, pag may natutuwa sa iyo, tulad ng nangyayari sa akin, excuse me po, may magbibigay sa iyo doong bulaklak. Pag ako'y nag-live, kunwari lang naman, ano ka kayo? Tawa kayo ng tawa, di mga nagbibigay ng bulaklak, yung rosas. At meron din doong kinde, may mga dumbbell, may mga fireworks. Yun ho ay may katumbas na dolyar. Medyo malaki-laki na yun nandoon sa akin, pero wala akong planong withdrawin yun. Pero ngayon, bago mag-December 31, sabi ko sa sarili ko, yung kinikita ko dito sa TikTok, follow, sa TikTok ko, sa paglalive ko araw-araw, at dito sa YouTube channel ko, wi-withdrawin ko siya, isasabay ko siya hanggang December 31. At pag nabuo yun, speaking of sahod sa YouTube channel, may kinikita na ako sa YouTube channel ko, may revenue na medyo ayos-ayos naman, malaki man yun na maliit, ako'y masaya, pero wala pa ho sa akin ng pin, kasi mag-aapat na buwan na ako ngayong October 1, pero wala pa rin. Ang sabi ng mga kakilala ko, intayin ko daw hanggang 5 months. Kasi 3 beses ka naman pwede mag-reapply. Nakakaunang apply pa lang naman ako. Hindi ba ako nagmamadali? Ganito yan. Para sa akin, real talk ito. Hindi ko naman kailangan, hindi natin, alam mo yan, OFW, para sa akin, hindi mo naman kailangan ng pera kasi, kailangan ng pera, pero yung pagtitiktok mo, sa TikTok ho tayo, yung saya na naiibigay sa'yo ng manonood,
at saya na naiibigay ko sa nanonood sa akin, hindi mo yun mababayaran, totoo. Pag ako ay nagla-live tsaka ako pag ako ay nagno-notice sa aking mga video, talagang hagal pa kang tawanan. Kasi hindi mo mababayaran yung saya na naiibigay mo sa kanila at yung saya na naiibigay ko sa kanila at naiibigay nila sa akin. Papalibalik na data. At saka alam nyo dito sa pagtitiktok, parang nawala yung word kong hiya, H-I-Y-A. Hiya. Hindi ako walang hiya. Yung shy type kumbaga dati na hindi mo na ako mahilig sa social media, FB-FB lamang ako, private pa FB ko. Dahil dito sa TikTok, dumami ho ang kaibigan ko. Tinuturi kong kaibigan sobra. At maraming nagpa-private message sa akin at sa comment ko. Minsan, hindi ho sa pagmamayabang. Ang sarap-sarap ho magbasa kung ikaw isa sa TikTok, nagti-TikTok, mararamdaman mo ito, mapipil mo ito. Yung pagising mo sa umaga, may magpa-private sa'yo. O kabatang, o kung anong tawag sa iyo. O Maria, Nene, ganyan-ganyan. Juan, Pedro, napasaya mo ako. Alam mo ba, broken-hearted ako? Nababasa ko yan. Alam mo, batang, na broken-hearted ako nung nakita ko ang video mo, natawa ako. Alam mo, batang, stress ako, pagod ako, napagalitan ako ng amo ko, ng madam kong baliw. Bro, ha? Napanood ko yung video, ako'y tuwan-tuwa. Alam mo, batang, nag-away kami ng asawa ko. Hindi kami nag-uusap ng anak ko, ng jawa ko. Nakita ko yun, hagalpak ako ng tawa. Alam mo, batang, nautot ako katatawa. Yan ang mga, meron pang isa noong January, may COVID siya. Napanood nyo daw yung aking video hanggang sa pinalo na niya ako araw-araw. Mula umpisa daw hanggang dulo, pinapanood niya ang aking video. Tsaka dito sa YouTube channel, tuwan-tuwa daw siya sa akin. Alam nyo yun, ang sarap bagbasa at saka pakinggan. Tapos may nakuha ng aking mga Facebook, WhatsApp, hanggang sa tinatawagan na ako yung inaaraw-araw kong kumusta. Napakasarap po sa pakaramdam. At sa TikTok ko, nakabuo ako ng isang grupo. Shout out sa samahan ng mga timtigang ML. Yan, ang babaeng plat ng damam. Zendy, ang babaeng umiibig sa hindi-ibig ng Kuwait. Batangas yan, San Pablo, Laguna, sa ML. Si Girly, si CJ, ang babae may problema sa hulma pero malaki ang pupuyay. Wow, ng Rosario, Batangas. Lilibet, ang mangyan, ang babaeng himorkway na nasa Katarmendoren niya yan. Si Elaine, ng San Pablo, Laguna, sa Riyadh. Si Milshada, 40 anyas, Diyos ko, puro day. Tulog na ho para masarap. Mangyan din yan ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Nanay Tess Marquina, yun, ang never been kissed, never been touched, no damage. 42, no damage. Paano nangyari yun? Ang sikit niyo, Lola. Diyos ko, puro day. Nang Madina, Saudi Arabia. Si Matt nang yan, Bubos. Kamusta ang vlog mo dyan? Shout out sa iyo. Yun. Si Aldrin, nasa group ka pa ba? Galit ako sa iyo. Hindi mo taga ako kinakapulong. Hindi mo masinabi talaga dito. Pinagpalit mo ako sa mga dyan. Sabi ganun. Tropa tayo, pre. Mag-iingat lagi. Pag may time ka naman, may time. Magparamdam naman dyan. Miss na miss ka na ng mga group natin. Yan. Sino pa nakalimutan ko ba? Si Nathaniel yun ng Kubar, Saudi Arabia. Si Isabel Maxine Kayabyab. Diyos ko, oh, napakakainis ng puwet. Ang laki ng puso. Ay mga yan. Ganyan tayo magwalwal na mga kaibigan. Kasi kilala na nila ako. Kasi pag hindi mo kaibigan ng isang tao, hindi mo mabibiro ng ganyan. Ang totoong kaibigan, kahit laitin mo, tanggap nila ako. Tinuturi ko sila at sila kaibigan kasi open-minded kami lahat. At sa mga baguhan namin, si Quincy, si Boss Quincy, 29 anyos ng Pilipinas. Pilipinas talaga, nasa Pinas siya. At si Boss Jojo gayon, si Batang na nasa Yanbu. Shout out sa iyo, Boss. Si Aris ng Kuwait, yung shout out sa iyo. Ang babaeng bakla ng babae na ngayon. Diyos ko, puro din. Hintay, sino pa ba? Kakalimutan ko. Ayan, pag may nakalimutan ako, Crystal Kristen Hart, yun, ang babaeng iganang katang nag-birthday siya. At bago pa tayo matapos ang ating content for today, gusto ko lang i-shoutout itong mga special din na lagi nanonor sa akin, si Jonah Peralta. Yung shoutout ho sa iyo, marami hong salamat. Marcos TV ng Damam, ng Riyadh, Saudi Arabia, manager na ng KFC, si Batang. Shoutout sa iyo, boss.
si Batang Vlog. Shoutout sa iyong anak. Yon, nagpapa-shoutout sa iyong ina. Maraming salamat po. Armida Dote, maraming salamat po. Karen Amandi, maraming salamat po. God bless po sa inyo. Si Baby Joy ng Davao na nasa Lebanon, masarap sa kanila ang durian. Hindi lahat ng durian ay masarap. Ang durian parang kabit. Mabahong tingnan pero masarap. Joke lang. Si Linlin, shout out sa iyo. Si Francis Napoles ng San Pablo Laguna nasa Riyadh. At si Jaisel Corneli, si Batang sa nagpapa blind item ka pa saan kung sino ka. Kilala ka tayo ko si Chacha kung ako nagkakamali. Pag mali ako, di pasensya. At sa lahat ng mga bagong nanonood sa akin, pasubscribe naman ho ng JMTB, hindi ho TV ha, JMTEE space BEE. Yan ang aking kabatang si Saudi Boy yan. Maraming salamat ho. See you on next vlog. Lagi pong mag-iingat. Yun. Paalala lang, huwag mong ipilit ang hindi dapat. Yun. Kung kakunti pa yung TikTok followers, walang problema yan. Ang mahalaga, nawawala ang stress mo sa buhay, ang pressure, yung problema, yan. Ang mahalaga, masaya tayo. Hindi naman, huwag nating hanga din na may magpupuso sa atin sa mga TikTok video natin. Ang mahalaga, masaya tayo sa ginagawa natin. Yun, kapag kasi pag masaya ka, hindi mo mabayaran, hindi mo bibili yan. God bless po.